Hi! Kamusta po kayo? Alam nyo naman, nagsimula na ako mag-rabbit sa bahay namin. At naghahanap pa rin ako ng mga kulungan. Kasi syempre, yung ginamit kong kulungan na lang bird cage lang. And meron na nakita sa Facebook na dito sa Marikina, gumagawa sila ng kulungan. Meron din silang mga rabbit. So, binisita ko sila dito, itong Gabza Rabbit Tree. So, tingnan natin kung ano yung mga offer nila dito. Tara! Good afternoon! Kasama natin ang may-ari ng Gabza Rabbit Tree, si Mr. Ronnie Dolit. Good afternoon, sir! Hi! Good afternoon! Yun, and alam nyo naman, nagsimula na ako mag-alaga ng rabbit at ang gamit ko ay yung bird cage. Naghahanap ako ng mga ganito. Ano bang size to, Sir Ronnie? Bali to yung mga pang pet trip natin, o standard, 2 feet by 3 feet. Kasi usually, yung mga nakikita ko, standard na 2 by 2, walang poop tray. Wala hindi, siyang poop tray. Hindi katulad dito sa kanila, ito, meron siyang poop tray. Yun, so, yan. Ito ba ideal for anong type to, sir? For pang pet type. Pwede siya yung mga ganito. Pet type. Pagdating din sa mga breeder cage natin, like ng mga pet meat type, pwede tayo dito. Mas prepare namin yung gantong size na 2x4. Okay. Sige nga, sir, meron din ba yung poop saver? Meron siya. Poop tray. So, ito. Para sa kung indoor, yan, mas maganda yung ganyan. Tapos, optional syempre, yung J-feeder natin. Ayan. Kenal, nilalak lang naman yan. Okay, and napansin ko, one by one yung gamit yung screen. Pwede bang ipa-customize na, syempre, yung iba dito, para sa mga kids, mga kids saver? Pwede. One half by one half pwede, or one by one half. Optional pwede. Mas maganda kung one half by one half ang gagamitin natin. Pwede rin ba na yung imbis na plastic mating, screen din? Pwede. Kasi syempre, tingin ko pag ganito kalalaki, lalampas pa rin yung paano mga kids . Pwede rin. Pwede siya, pwede. Kumbaga kasi yan, may advantage siya, disadvantage. Pagka wire siya, makikita natin kung ano yung disadvantage pagka punta tayo doon sa likod. Kasi may cage ako doon na actually tagpi-tagpi lang yung mga cage ko. Kung ano lang yung mga sobra-sobra sa akin, yun lang yung mga ginagawa kong cage. Pag ganito, ang advantage doon, makikita natin kung paano. Sige. Ang advantage kasi pagka ganito siya, mas makapal. Mas makapal siya. Ayan. Tsaka mas madali siyang linisin. Kumbaga, Scotch Brite lang, pwede na siya. O yung brass na ordinary, pwede siya. Ayan. Okay. So, yeah. Ito. Laki nito. Ayan. Tapos, pagdating sa ilalim, ito na napakita natin. Ayan. Yung ilalim, kumbaga, kahit hiyang nyo, kasi magaan lang naman to. Almost 6 to 7 kilos lang to. Pwedeng ihang. Pwede siyang ihang. Kasi dati doon ako nag-umpisa kung paano nakahang lang ang natin. Nakahang lang yung mga cages natin. Ngayon, natutong mag-welding ng konti. Nalagyan natin ng stand. Yung cage natin sa likod. Pero, malkoti lang ang rabbit namin. Yun. So, tanungin ko. Pwedeng hindi nyo sagutin to. Okay. Itong ganitong pet type na cage, sir, magkano itong ganito? Pagka sa price, syempre, hindi tayo magbabanggit. Baga, PM nyo kami sa Facebook page namin, sa Gabs Rabbit Tree. Okay. Doon natin doon namin kayo sasagutin. Lahat ng tanong, kung paano ginawa, hindi kami madamot. Okay. Mas maganda nga yung, mas gusto ko nga yung nagtatanong sa amin. Kasi marami kaming customer na naging kakompetensya namin ngayon. Okay. Baga, ang bilang ko nga, nasa 4 na sila At least, di ba? May mga pumunta, nagtanong kung magkano, sabi mo papagawa. Sa akin, kung gusto mong gumawa, walang problema, tuturuan kita kung paano yung diskarte. Kasi mas gusto ko yun, ayoko nung may kaaway, ayoko nung tatanungin mo kung magkano, kung pagpunta rito may dalang metro. Sabi ko, iba yata to. Pero hindi ko siya binastos o ano.
tinuro ko pa rin kung pa kung ano yung diskarte. Eh, tanungin niyo na lang si Sir pati presyo, pati po paano gawin kung paano gusto niyo. Wala problema. Pwede. Siya mabait siya si Sir Ronnie. And then sa likod ni Sir Ronnie meron pa dito. Oh. Ano naman? Ito, ito yung mga ano naman to, mga pigeon or mga kalapate. Ah, okay. Ayun. So nagkakalapate din po kayo, Sir? Oo, meron tayong dati, yan kasi yung unang libangan, kasi di bata pa ako, nangangalapati na ako. Mm. Eh, tinigil ko kasi, totoo, wala talagang pera sa kalapate. Unless mag-champion ka. Oo, unless kung kumakarera ka talaga, eh kami, hindi eh. Kasi, sa daming breed ng kalapate ngayon, mahirap ng, ano eh, mahirap ng maniwala kung yun ba talaga yung breed nun. Ah, okay, okay, sige. Ayan, so ito yung mga cages na, ito talaga yung initial yung pinunta ko dito. So napapaisip ako next time pag ano i-upgrade ko yung cage sa bahay. And of course, syempre, nabanggit ni Sir, may rabbit din siya. Pupunta tayo din sa likod nila. So titingnan natin pati yung mga kalapate. So paano, Sir? Tara. Tara, tara. Nandito naman tayo sa likuran nila Sir Ronnie. So ito yung kanyang mga alagang rabbit. Munting rabbit tree. Ito, mapansin ko mga pet type karamihan na nandito. Mm-hmm. Ayan. So nakita ko may lion head, may lion lock. Kwento mo naman sa akin, Sir Ronnie, kung kailan ka nagsimula dito? Nag-start kami last year, April. Mm-hmm. April kami nag-start. Mm-hmm. Start kami sa Lasim Pakoy. Pero ito yung unang nabili ko. Yan, upgraded New Zealand. Pandalawa. And ano naman yung inspiration, Sir, bakit mo kayo nag-rabbit? Una, parang ano lang eh, parang hobby lang sana. Kasi may alaga lang kasi dahil nangangalapati ako, sabi ko, parang walang bumabalik kasi bili ka lang ng patoka, ganun. Ganun nangyayari. Eh, nung binigyan kami ng rabbit, back na ano, tapos nabili kami ng dalawa. Then yung kababata ko, nag-aalaga siya ng rabbit, doon nagpaturo ako sa kanya, sa taga-Bicol siya. Oh, okay. So nung kung paano mag-alaga, syempre dapat inaaralin mo muna talaga yung paano mo sila alagaan eh. Mm-hmm. Ganun. So since nandito ka sa Marikina, puro pellets lang ba ang bigay mo dito, Sir? Misa nagbibigay ako ng ganito, mga dahon ng saging. Mm-hmm. Yan, mga damo. Mm-hmm. Nung nandito kasi kami sa kabila, sa bahay nila misis. Yan na, may bakanting lote. Mm-hmm. Nakakuha kami ng mga damo. More in damo sila noon. Ah, okay. So ngayon more on more in pellets sila ngayon. Umaga at hapon. Oo. Pero napansin ko naman nandito ka sa kanan mo, Sir. Ayun. Ah, napansin ko buksan mo 'to, Sir. Ito sa likuran 'to ng creek ata, pwesto nila, Sir. Oo. Yan, creek 'to. Ayun. Hindi na ako bababa kasi medyo maano, matarik. Ayun. At ito yung mga kalapati ni Sir na binabanggit niya. Well, actually naglipara nandiyan yung mga kalapati niya. Ayun, meron pa nga dun sa loob. Kung naririnig yun sa background, lumilipat yan dun. But anyway, yan yung background niya. So dito, nakakuha ka ba ng ano, greens dito sa ikod mo dito, Sir? Nakakuha tayo, mga dahon ng saging. Yan, nangihingi tayo sa may-ari. Tapos dahon ng malunggay. Yan, kita nyo, marami kami, nagtanim kami ng malunggay. Ito. Ah, ito. Pangkain, tsaka siyempre, snack nila. Pangat-ngat. Ah, pangat-ngat. Oo. Okay. Tangkay nung ano, tangkay ng malunggay. Ang malunggay. Yun, tapos yung Madre de Agua, eh may tanim ako diyan. Yun, yun. So ito, ito na ba ang pinakamadami mong breeder, Sir, o nabawasan pa to o paano? Yung bali apat ko nandoon sa kabila sa bahay na misis. Ah, yung mga local New Zealand. Okay. Tsaka mixed type naman na ano yun, na Lion Head at upgraded New Zealand. Nakabenta na po ba kayo ng mga rabbit dito? Oo. Nung nakaraan, nakapagpakawala rin kami ng mga pitong kids, mga pet type. Okay. Ano naman ang sabi ng mga kapitbahay mo? At dito, rabbit, di ba sila nagulat na rabbit ang inalagaan mo dito? Hindi naman, kasi parang ano eh, kanya-kanya sila eh. Okay. Okay, sige. Mabalik tayo dun sa cage, Sir, yung binabanggit mo, Sir, na tungkol sa cage, ay yung difference siya. Ito, yung difference pagdating dun sa... Yung sinasabi mo kanina. Kasi, naka-experience ako, ganito yung... Ito yung gamit ko na wire. Okay. Yung 1/2x1/2. Oo. Ang na-experience ko dyan, namatayan ako ng kids. Oo, bakit naman, Sir? Namatayan ako dahil may alaga kami na pusa.
Ah, okay. Nakahang to. Dati nandun siya sa sulok. Actually, ganito siya kataas. 20 inches ang taas niya. Then, actually, ito yung kids. Ito yung nag-iisang nabuhay. Actually, dalawa yan. Yung isa, binigay ko. Ito yung nag-iisang nabuhay. Ang nangyari, kinutkot ng pusa. Yung pinakailalim. Kaya, itong si Negra, itong upgraded German Giant natin, kung papansin ninyo, yung daliri niya rito sa paa, tatlo na lang. Ah, okay. Ayan. Kaya siya si Tres Itim. Ayan. Ah, so, kaya pinalitan nyo na ng plastic matting na. Oo. Tsaka mas ano siya, mas hassle siyang ano yun. Linisan. Kasi dito, ordinaryong, ito lang ang panlinis natin. Ah, brush lang. Brush lang. Pero pagka dito, mano-mano talaga na pang-steel. Ah, tanungin ko sir, itong pag nakamating, halimbawa ito, pag may, iba yung mating dito kumpara dun sa nasa labas. Ito yung mga bago. Ito yung mga... yung mga lumang mating pa yan. Pero pa, ganito rin ba yung nasa labas? Oo, yan. Ganitong mating? Oo. So, yung dating supplier ko kasi ganito siya. Yung medyo magaspang, tsaka madaling kapitan nung pag umiihi sila. Parang medyo iba ata, parang pag ganun ata yung nasa labas, hindi ata pastel. Ay, yung ano yun, ganito siya. Dog, ano naman siya, dog mating. Ito talaga yung rabbit mating. Hindi ka ba nagkakaproblema sa mga kids kapag ganyang mga mating? Hindi naman nalalaglag. Hindi. Kahit yung dog mating na sinasabi nyo? Wala kaming experience na lumusot yung paa dun sa mating. Okay, good. Kahit sa mga naging customer namin, wala kaming feedback na nangyari. Kasi kung meron, antimano, hinto namin yun. So, okay, good. Yan, nagiging interesado tuloy ako. Anyway, dito sa rabbitry mo, fancy type, nagbabala ka ba na This year sana, wala rin. Hindi, bumili tayo ng ng mga kali natin. Ito nga. Pang ano natin, pa... Simula ba yan? Type natin. Okay. Pero, M-series lang sila, wala tayong pambina ng pure pair. Mga F-series lang. Ayan. Ganda ng markings ha, kahit pa paano ha. Si B-ano to, si B-2. Yan si B-1. Kasi pare silang back eh. Ah, pare back pa pala yan. Back yan. So, babala ka na rin mag-meet ng dough? Ito, next year kasi ito ang ibabangga ako sa kanila. Sa dalawang back natin na kali. Tsaka to, si Negra. Tres Negra. Negra. Ito kasi mga pang-pet type natin. Dito natin talaga siya binabangga. Sa fancy line head, tsaka sa line loop. Yun. So, sir, good luck sa endeavor mo na mag-meat type. Meron ka bang mga gustong batiin na shout-out? Yung siya, binabati natin si Bernard Stanislaw, yung isa sa pinakaano natin. Nagturo at naging gabay sa pagiging rabbit natin, pagra-rabbit. Doon sa mga gustong gumawa, PM niyo lang ako kung ano yung mga sizes. Ano yung page po? Gabs Rabbitry. Yan, sa Facebook lang. Sa Facebook page namin. Okay. PM lang kayo. Okay, maraming salamat, Sir Ronnie, and hanggang sa muli. Okay, thank you.